Topic po natin, sino ba ang nagpapa-high blood sa'yo o ano ang nagpapa-high blood sa'yo? Magugulat kayo ha, bilang isang internist at cardiologist. Sa dami na nakita kong pasyenteng may high blood, minsan may medical reason ba't nagkaka-high blood, baka sigarilyo, overweight, di ba? Yung mga walang exercise. Pero madalas merong mental stress na nagdadala ng high blood. So minsan, meron siyang makikita isang tao, maha-high blood na siya. O meron siyang mapupuntahan isang bagay o isang trigger, maha-high blood na siya. So lahat ito, dapat hahanapin natin. Okay, explain natin mamaya. Ano ba ang sintomas ng high blood pressure? Okay, kadalasan kasi walang symptoms pag mga 140 over 90 ang cut-off natin eh. Ayaw natin lumampas sa 140 over 90. Pero pag 140 over 90 sa akin na ako mabigat na ulo ko kung 140 over 90. Normal blood pressure ko 110 over 80 eh. So pag 110 over 80 kasanay, naging 140 over 90, medyo mabigat na dito. Nararamdaman ko yan, parang kumakapal-kapal na. Yung iba naman, 160 over 90, lampas-lampas, wala nararamdaman. So mahirap minsan ang symptoms. Pero ang clue lang, kung may symptoms ka, namamanhid, masakit dito, parang mabigat yung ulo, maganda either pinapababa with natural remedy or iinom ng gamot. Didiretsuhin ko na para siguradong makatulong sa inyo. Marami lang malapit sa akin na, Doc, malaking tulong videos mo. Oo, talagang ginagawa ko na makakatulong sa inyo at pinipicture ko yung sarili ko na nasa posisyon nyo, na nakikinig lang, na walang pera, nasa probinsya lang, tapos kailangan nyo gumaling, di ba? Doon tayo mag-uumpisa bago tayo pupunta sa mas mahirap na gamutan. Okay. Kung high blood ang problema, number one, dapat siguraduhin tama yung blood pressure. Okay, baka mamaya mali ang kuha. Minsan nagkakamali din. So, dapat relax ka muna. Ngayon, let's say mga mag-abroad, di ba? Naka-high blood yun, di ba? Pag yung mga overseas worker, pag high blood, di makakali. So, may technique ako para makapasa kayo. So, pag hindi naman kayo ganun ka-high blood, kukunan kayo ng blood pressure, slow, deep breathing muna. Ngayon muna, slow lang, relax ka lang. Upo ka lang sa silya, feel mo yung likod mo nakalapat. Gusto mo, bagsak mo nga yung likod mo. Bagsak mo yung likod mo, para kang lupay-pay, pati kamay mo, bagsak mo lang ngayon. Pati ulo mo, bagsak mo lang, pikit mo lang mata mo, tapos slow breathing. Hinga malalim, relax lang, isipin mo lang, relax. Kalma lang, baga lang, mga 5 minutes ganyan, habang kinukunan ka ng blood pressure. Para ka lang lupay-pay ganyan. Bababa yan mga 10 points. Diba? Yan. Bawal gumalaw, bawal magsalita. Huwag yung gagalaw-galaw, tinataas ang paa, kino-cross leg, tataas ang BP mo. Nagsasalita, bawal yun. Tataas BP, relax lang ngayon lang, ngayon lang. Para ka lang patay, ganyan. So, i-relax mo sarili mo, bababa yun. Kung hindi naman ganun kataas. So, yan ang first tip. Next, siyempre kung may maintenance ka na medicine, itutuloy mo yung maintenance na medicine mo. Diba? Ngayon naman, pag high blood na, paglampas na 140 over 90, may sintomas, may headache, may hilo, may chest pain, eh kailangan na ng gamot. So ano piniprescribe naming mga cardiologists at internists dito? Actually, kung hindi naman ganun ka-high blood, any maintenance is okay. Pero ako mas gusto ko yung amlodipine eh. Laging favorite na gamot ko, amlodipine, generic to, pang high blood kasi matagal ang epekto tsaka malakas. Pwedeng amlodipine 5 milligrams na kalahating tablet muna, yung mga hindi pa sanay, yung first time inom, 5 milligrams kalahati muna. Tapos later on 5 milligrams one tablet. Ganun lang, once a day lang, hintayin mo bumaba. Merong mas mabilis bumaba yung mga captopril. Merong mga captopril, merong mga clonidine, catapress, mas mabilis. Pero sandali lang epekto. Ito pang emergency kasi itong mga clonidine eh. Pero otherwise, pwede na yung amlodipine o yung maintenance nyo. Tapos, so yan, meron tayong pang control ng blood pressure, relax lang. Pero, ang maganda dito sa topic natin, madalas may mental problem
ang nagkokos ng high blood. Mapapansin nyo yan. Oras na meron kayong problema sa pamilya, tataas ang blood pressure mo, pati maintenance mo tataas. Siguro ang dosis ng amlodipine mo, 5 mg, 10 mg, ayaw mo ba? Kasi stress yung utak eh. So, meron pagkakataon, may tao ang nagpapataas ng blood pressure mo. Dumo na tayo sa tao. Meron ka bang tao pag nakita mo, high blood ka, inis ka talaga, o galit ka, o natitrigger ka? Okay, so kung merong ganyang tao na na-meet mo, na masama pakiramdam mo, check mo BP mo. O pag nakita mo mataas, ah, siya nakaka-high blood sa akin. Tapos, may mga tao din naman, pampababa ng blood pressure. Anak mo, apo mo, o sino man, asawa mo, girlfriend mo, meron pampababa. O baka mamaya, kaibigan mo lang, kung ano nakakababa ng BP, doon ka. Pwede aso mo, o pusa mo, anything na nagpapababa, doon ka didikit. Tapos check mo, malalaman mo. Minsan sasabi lang ng tao, ganito, maraming ganito sa mga pasyente ko eh. Hindi ako stress, baliwala sa akin, kaya ko yan. E check mo BP, ang taas. 160 over 100. Kaya kahit anong pagsisinungaling niya, high blood eh. Stress siya. Pero may tao naman, minsan ninenervous daw, kinakabahan daw sa issue. E check mo ang BP, parang binata, 120 over 80. Ah, wala yon. So, alam ng blood pressure yung stress mo. Alam niya kung kakayanin mo o hindi. At itong up and down ng blood pressure, mas obvious, mas prominent sa mas matanda. Kung bata ka, if you are 20 years old, 30 years old, kahit mag-tumbling ka, magsigawan ka, I think kaya ng blood pressure mo. Walang problema. Kung teenager ka, magsigaw-sigaw, wala namang puputok dyan. Kaya lang, pag ikaw ay 50 years old, 60 years old, 70 years old, tapos ginalit ka, ang bilis na ng akyat baba ng blood pressure. Yun ang delikado. Kaya kung merong isang mas matanda, edad 60, 70, nakipagsigawan sa 20-year-old, pwede ma-stroke yung matanda. Pwede siya heart attack, ma-stroke, mahilo. Kasi nga, mahina na yung mga ugat niya eh. Tapos hinay, pareho lang silang galit ha, pero matatalo yung isa. Yan ang point ko. Kaya para matulungan yung mga senior, dapat may maintenance tulad nitong amlodipine para makontrol konti. Okay? Tapos bukod dito, hindi lahat ng high blood ginagamot ng pampababa ng blood pressure like amlodipine. Merong high blood, mental stress, takot, panic. So pag ganyan, pwede mo bigyan ng mga para sa stress pero mahirap inumin to. Itong mga Valium, Sanor, mga Lexotan, Bromazepam, mahirap bilin. Pwede naman, half tablet, may tulong. Pero ako, meron ako lagi binibigay sa pasyente. Pero hindi siya ganun ka, hindi mo rin pwede pang matagalan, in short. So, ganito gagawin nyo. Ito ah, mga technique. Kasi minsan, kahit anong bigay mo ng gamot, di ba, paano mentally may diferensya yung utak nung may high blood eh. So, bakit may diferensya? Pwedeng ganito, ito turo to ni Doc Lisa. Tanungin mo daw yung pasyente, may problema ka ba sa 1 out of 3 ah? Number 1, pera. May problema ka ba sa pera? Malamang pera. Pera, makaka-high blood sa'yo pag walang pera. Tapos may utang. Ganyan. Number 2, may problema ka ba sa trabaho? May kaaway ka ba sa trabaho? Number 3, may kaaway ka ba sa pamilya? Yan. Pera, trabaho, pamilya, any of the three, pwede kang ma-high blood dito. Oo, meron ka talagang hirap na hirap. So, pwede dito. Tapos, tanungin mo lang ng tanungin. Okay? Bilang kaibigan, pasalitain mo na pasalitain. Huwag mo siya kokontrahin. Huwag mo siya sabihin, mali ka, lalo siya ma-high blood. Pagbigyan mo muna. Umayon ka muna, basta makinig ka lang. Huwag ka na lang mag-comment, positive o negative, tahimik ka lang. Magsalita siya ng magsalita. Pag nagsalita siya ng 10-15 minutes, check mo ulit yung blood pressure. Bumaba na dapat yan. Dapat bababa. Kasi na-unload niya. Na-unload niya. So, check mo yung BP bago siya maglabas ng kwento and afterward, makita mo bababa. So, alam mo na yung technique paano gagawin. Okay? Tapos, ito yung mga mental technique. Pero, meron naman talagang high blood na may ibang dahilan. Okay, dito tayo sa medical ko.
Sa medical naman, ang other cause of high blood talaga, sobrang taba, overweight, habang naninigarilyo, tumataas talaga blood pressure, pag hindi yung sigarilyo, bumababa, sobrang alat yung kain, nakaka-high blood din yan, sobrang alak, nakaka-high blood, ito pa, kidney disease, alam nyo naman yan, kidney failure, tumataas, illegal drug, shabu, cocaine, nakaka-high blood, hyperactive thyroid, nakaka-high blood. Yung minsan may mga bukol, may mga bukol-bukol dito sa adrenal gland. Merong mga rare na tumutubo dyan, nakaka-high blood. So ito yung mga medical. Pero sa akin, itong psychological, very important. Lalo na sa tumatanda kasi kadalasan nandito yung gamutan. So itry nyo itong technique. Tapos hinga lang malalim, pwede yan. Yung mga massage, malaki rin tulong. Tsaka yung ano lang eh, visualization. Iniisip mo isang bagay. Ako sa akin, sa edad ko, parang relaxing yung isipin nung bata ka eh. Nung high school ka, nung college ka, yung kasama mo, magulang mo, nung buhay. Maisipin mo lang yung mga lumang lugar. Kasi malilibang ka eh. Pag nalibang mo yung utak mo sa ibang bagay, umiikot-ikot ka doon sa mga lumang pictures, lumang bagay, nakalimutan mo na yung kaaway mo. Di ba? Nakalimutan mo na may galit ka pala doon sa isang tao na hindi nagbabayad ng utang, o niloko ka, o inaapi ka, kasi nabaling mo na siya eh. Di ba? So, inano mo eh, dinivert mo yung utak mo eh. Pwedeng ganon. Tapos, dapat sinasanay din yung katawan na dito sa stress. Pwede rin yung massage. Siyempre, massage dito, yung mga Eastern therapy, massage dito, pero hindi ko alam kung effective. Pwede rin naman, wala masama. O massage sa paa, pamparelax, pwede rin yon. And pagdating sa mga vitamin supplements, may tulong siguro, may tulong naman, pero hindi talaga siya pampababa. Okay, vitamin C, wala naman masama, gusto mag-vitamin C. Pagkaing mataas sa potassium, actually maganda yung mataas sa potassium foods, mga prutas, saging, nakakaalis ng sodium at manas itong mga potassium foods. Fish oil, pwede naman ng fish oil, omega-3 fatty acids, maganda sa puso. Not necessarily sa high blood, pero maganda sa puso. CoQ10, pwede naman yung CoQ10, hindi ganun karaming pag-aaral, pero binibigay rin, parang dagdag tulong. Oh, pero hindi ko sinasabi gagaling kayo agad dito. Garlic, medyo may study ang garlic. Eh. Kaya lang, kung fresh garlic, masyado mo mabaho. Kung supplement, pwede rin naman. May tulong din para to. Pero basically, yung gamot sa high blood, tsaka itong mga mental stress, hanapin nyo. Oh, kaya ako nga, eh, pag meron may issue, merong kaaway, ano, check mo lang yung BP mo before. Pag tumaas yan, may problema ka. May galit ka. So, alam ng BP mo ang iniisip mo at nararamdaman mo. Hindi niya kaya magsinungaling kasi parang lie detector test yan. Eh. So, sana po nakatulong tong video. As with all my videos, gusto ko matipid ang inyong ang gamutan. At syempre, puso yan, high blood yan. Kung may mga issue, pa-check tayo sa internist, pa-check tayo sa cardiologist para sigurado tayong safe. Siyempre, may small chance ng heart attack, baka may bara pala, ayaw rin natin ma-miss yun. Okay, sana po nakatulong to video. Hanapin nyo kung sino at ano ang nagpapa-high blood sa'yo. Pag nahanap mo na yan, iwasan mo, takasan mo, gumawa ka ng paraan na ready ka doon sa taong nagpapa-high blood sa'yo. Salamat po.